So meron nagtanong sa akin mga ka-Brady na estudyante ko, and actually na may nabasa rin po akong comment ito sa ating YouTube channel, at nagtatanong kung required nga ba na ang isang aircraft mechanic or isang aviation personnel ay magaling po na magsalita ng Ingles. So naisip ko pong gumawa ng video patungkol dito, base na rin po sa personal ko na idea, personal po na pag-research patungkol sa kahalagahan na kung dapat nga bang maging magaling tayo sa pagsalita ng Ingles, especially po bilang isang aircraft mechanic. And what's up mga ka-Brainy, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. At kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click na rin po ang notification bell. I-like mga video na to para updated ka lagi sa ating mga bagong upload ng mga videos and of course, mga vlogs po. So, yun nga po mga ka-Brainy, for today's video, sasagutin po natin at pag-uusapan po natin kung required nga ba na dapat magaling magsalita ng English ang isang aircraft mechanic, kung isang aviation personnel. Ano ba ang advantage nito? Paano ba natin ma-improve yung pagsasalita ng Ingles? Paano ba tayo na matutulungan nito? Ano ba ang mga kailangan natin gawin? So yan po ang mga pag-uusapan natin mga ka-Brainy sa ating vlog ngayon. Alright, so bago po tayo magsimula mga ka-Brainy, disclaimer lang po. Again, ito po ay base sa aking personal na opinion at personal na experience na rin po. Ito rin po yung mga information na madalas ko pong nababanggit sa mga estudyante ko kapag sila po ay nagtatanong sa akin kung bakit nga ba o kailangan nga ba na magaling tayo magsalita ng Ingles bilang isang aircraft mechanic. So simulan natin mga ka-Brainy. Bibigyan ko po muna kayo ng ilang mga dahilan kung bakit kailangan na marunong tayo magsalita, marunong tayo magbasa, and nakakaintindi po tayo, and marunong tayo magsulat sa wikang Ingles. So unang-una po siyempre mga ka-Brainy, ang English language po or ang salitang Ingles po ay ang Universal Aviation Language. So, I'm sure nakapanood na po kayo ng mga videos, ng mga movies patungkol po sa aviation world. And sa ang panig ka man po ng bansa, sa ang panig ka man ng mundo, nire-require po ng aviation industry, base na rin po siyempre sa kautusan ng mga regulatory bodies, na dapat po ay marunong magsalita ng Ingles. Hindi lamang siyempre yung mga piloto, well, especially yung mga piloto, but also po siyempre yung mga ibang aviation personnel natin. Bakit? Dahil po ang mga documents natin, yung mga references natin, yung mga instructions po natin, lahat po yan ay nakasulat sa salitang Ingles. Kahit magpunta ka sa certain part ng Europe, sa certain part ng Asia, kahit po yung English ay hindi nila first language, ang lahat po ng mga dokumento, references, mga kasulatan, instructions po patungkol or may kinalaman sa aviation industry ay nakasulat po sa salita or wikang Ingles. Pangatlo mga ka-Brainy, yung ating pong mga documentations po na kinakailangan sa mga maintenance tasks o sa trabaho ginagawa natin, kung tayo po ay magsusulat ng mga incident report, ng mga findings, yung mga result po ng inspection natin, lahat po yan ay dapat na sa English po. Dahil nga po, given na yung English language po ay ang universal language ng aviation industry, ini-expect po syempre ng mga authority, ng mga agencies, ng mga regulatory bodies na ang lahat po ng isusulat natin mga documentation ay nasa wikang English po. Maaring meron po tayong mga tinatawag na mga shortcuts kung paano sila isusulat, may mga kanya-kanya po tayong kumbaga way kung paano isusulat ito. Depende na rin po siguro sa protocols na meron sa isang bansa or sa isang company na yun. But then, nonetheless po, lahat po ito ay nakasulat sa salitang Ingles. Alright, so ngayon mga ka-Brainy, ang malaking tanong, paano nga ba natin i-improve yung ating skills, yung ating kakayahan na magsalita, magsulat, makaintindi, syempre, sa wikang Ingles po. So, bibigyan ko po kayo ng mga tips base na rin po sa personal kong experience kung paano ko po hinasa yung kahit pa paano ikalaman ko po sa pagsasalita sa wikang Ingles. So, unang-una po dyan mga ka-Brainy, syempre, practice makes perfect. Okay? Kapag the more po tayo na nagpa-practice ng salitang Ingles, the more po tayo na nakikipag-usap, gamit ang wikang Ingles po, mas syempre, mas na-expose po tayo dito, mas marami po tayong natututunan. Yung mga pagkakamali po natin, mas nakokorek po natin yon. So, gamitin po natin yung salitang Ingles ng mas madalas. Ika nga, kung ikaw po isang estudyante, pilitin mo po na mag-recite o kaya magtanong sa instructor mo, sa professor mo, gamit po ang wikang Ingles. Kung sakali may mga activities po kayo, mag-usap-usap kayo ng mga ka-groupmates mo, mag-usap-usap kayo ng mga classmates nyo, kahit through chat man yan, through text, through video call, or ano man po, gamit ang wikang Ingles. Okay? Huwag po tayong mahihiya na magsalita gamit po ang English language. Of course, mga Filipino po tayo, pero again, importante po ito sa trabaho natin. So, kung tayo po ay matatakot na magsalita na baka pagtawanan tayo, talaga pong mahihirapan tayo. So, sa atin din po syempre, na mga nakakarinig
na yung kung ating pong yung ating pong tropa, yung ating pong classmate ay pinipilit na matuto sa salitang English, eh wag po nating pagtawanan. Bagkus ay i-guide po natin, bagkus ay kumbaga turuan po natin. Kung ikaw po ay medyo mas may malawak na kaalaman sa paggamit nga po ng wikang English, ay ituro po natin sa mga tropa natin at tulungan po natin sila. Okay, wala pong masama na dinidevelop natin yung kakayahan natin, wala pong masama na dinidevelop natin yung speaking skills natin, ika nga, yung communication skills po natin, especially sa larangan po ng pagsasalita ng wikang Ingles. Another thing mga kabirin na pwede po natin gawin is syempre manood po ng mga videos, mga movies po na gumagamit ng English language. Maaaring magsimula po tayo dun sa mga basic English hanggang manood po tayo ng mga videos na meron po mga complicated na kumbaga, na mga higher level na nga. Ika nga, ng conversation na gumagamit ng English language po. And lastly, syempre mga ka-Bernie, huwag na huwag po tayong mahihiyang magtanong at humingi ng tulong, okay, humingi ng advice. So, kung alam po natin sa sarili natin na kailangan pa po natin matuto pa syempre sa salitang English, then huwag po tayong matakot. Ako mismo po, everyday pa rin po ako nag-aaral, everyday pa rin po ako nagpa-practice. The more po na ginagamit ko yung wikang English sa pagtuturo ko, mas marami po ako natututunan. Hindi rin po ako natatakot mga ka-Bernie, syempre na i-correct ako ng mga estudyante ko, i-correct ako ng kung sino nakakarinig sa akin. Dahil alam ko po na at the end of the day, makakatulong po ito, yung itong mga correction na to, makakatulong po ito sa akin para mas ma-improve ko pa syempre yung pagsasalita ko po, yung communication skills ko, ika nga, sa paggamit ng wikang English. Alright, so yun lang po mga ka-Brainy. Actually, sabi nga nila, it's easy said than done. Madaling sabihin sa inyo na ganito ganyan, pero syempre, it's really challenging po. Pero wag po tayong mag-atubiling magsimula, ika nga. Lahat naman po ng bagay ay posible, basta syempre, pag sumikapan natin, tiyagain lang po natin, hindi naman kailangan agad-agad na maging magaling tayo. Slow progress po is again a progress, it's still a progress kahit mabagal po. So, pakunti-konti po, mag-aral tayo, magbasa tayo, makinig tayo, magtanong po tayo, payagan natin yung mga kakilala natin na i-correct tayo, wala namang masama po dun. At then po, ang goal natin dito syempre mga ka-Brainy, lalo po sa atin ng mga aircraft mechanic or nasa aviation industry, is yun nga po, matuto and mahasa po para syempre magamit po ito natin sa ating trabaho. Magamit po ito natin para mas mahasa pa po yung kaalaman natin, mag-improve pa po tayo sa larangan ng pagiging isang aircraft mechanic or sa anuman pong larangan na nasa aviation industry. Alright, so yun lang po mga ka-Brainy. Short video lang po yun. Hopefully, meron po kayo natutunan kahit pa paano po. Again, marami pa po tayo mga videos na ginawa. You can check po yung ating mga playlist na yung mga video po tayo patungkol sa trabaho mismo natin bilang isang aircraft mechanic. May mga videos po tayo, may playlist po tayo patungkol po syempre sa mga estudyante natin na nagtitake po ng aviation courses, and meron din po tayo mga general aviation information po. So again, let's all check those videos po kung hindi nyo pa po napanood, and kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe po, click the notification bell, i-like mo na rin po ang video na to, i-share mo rin po para syempre marami pa po tayong matulungan. So yun lang po muna mga ka-Brainy, again maraming salamat po sa walang sawang suporta, sa walang sawang panunood. Mag-ingat po tayong lahat, and let's all pray for everyone's safety. God bless us all, and bye for now.